Hi guys! Magandang araw! Welcome po muli sa ating YouTube channel. Ang topic natin ngayong araw ay ang overview ng isang 3-phase panel board o 3-phase power source. Ito po ay para dun sa mga hindi pa masyadong alam kung ano ba yung 3-phase na power supply, especially po sa mga nagsisimula pa lang na matuto ng electrical. Itong video na to ay para sa inyo. So yan guys, ito po yung ating panel board. So pag sinabi po nating 3-phase, so ibig sabihin tatlong phase o ito tatlong hot wire o tatlong line voltage yung ating supply. So ito, sample natin, ito yung ating normal power supply. So ito yung ating line 1, itong red. Line 2 yung dilaw. Tapos, itim naman yung line 3. Yan, tapos yung itong ating emergency, yan, tatlo din yan. Ito yung nakakonekta sa ating generator. Ang tawag po pala sa control na to ay MTS o manual transfer switch. So yan, para safe, meron siyang interlocking ito. So pag normal power tayo, naka-on to. Tapos, ito namang emergency natin para sa generator is naka-off lang, hindi tayo pwedeng mag-on kasi naka-lock siya. Pwede lang tayo mag-transfer dyan kapag na-off na natin itong ating normal power source. Tapos, lipat lang natin itong ating interlocking switch. Tapos, pwede na tayong mag-on ng ating emergency power. So, yan po, itong ating main na circuit breaker is 200 amperes. Yan, tapos may mga branches tayo. Yan. Sample po ito, 125 amperes, tapos sa baba 60 amps. Yan. Yan yung ating mga branches. Tapos meron ding yan mga digital na kilowatt hour meter. Yan para po sa mga equipment o kaya sa mga tenants natin. So, pag 3-phase po, so meron tayong tinatawag na line voltage at saka phase voltage. Ano ba yung line voltage? So, ang line voltage po ay ang boltahe na makukuha natin sa bawat buhay na linya nito. So, ito yung ating buhay na linya, itong tatlo, R, Y, B, o red, yellow, black. Yung iba po nito ay red, yellow, blue. Yan, ito po. So, sa amin naman is black yung ginamit namin. Tapos yung aming neutral is ito, kulay puti. Yan, ito yung ating source. Tapos yung ground natin ay kulay green. Yan. Ang phase voltage naman po ay kung kukuha tayo ng supply o magre-reading tayo ng voltage sa isang linya ng ating line supply papunta naman sa ating neutral line. So yan po yung phase voltage. So try nating i-check, tester natin kung ano ang pinagkaiba ng mga voltages sa line at saka sa phase voltage. So yan guys, so dito tayo mag-check. So pagka line voltage po, so kahit saan dito sa tatlong buhay na linya. So yan, line 1 at saka line 2 halimbawa. Yan. So may makukuha tayo dyan na 391 volts, line 1 at line 2. Line 1 at line 3. Yan, line voltage po. So 394 volts. Tapos line 2 at line 3 naman. Yan. Meron tayong 396 volts. So next po is yung ating phase voltage. So kinabit ko yung ating test probe sa ating neutral wire. Tapos yung isa sa ating line 1. So phase voltage po natin sa line 1 is yan, 225 volts. Yan, tapos sa neutral to line 2 meron tayong 229 din. Tapos neutral at line 3 po na phase voltage,
Yan, same lang po siya, 229 volts. Yan po, additional ko lang po, ito po yung aming kilowatt hour meter. So yan, ito po ay 3 phase na kilowatt hour meter. So yung neutral line po natin, o neutral wire is dito nakakonect. Yan. Yan, tapos yung ating tatlong live wire is dito naman. Ito yung ating input, itong malaking wire. Yan, red, yellow, blue, o RYB. Tapos yung output naman po is itong tatlong maliliit, red, yellow, black. Ito. Yan, in, tsaka out. So yan po yung ating kilowatt hour meter. Yan, makikita dito yung konsumo po ng kurente ng ating mga tenants o yung mga equipment po na kinabitan natin ito. Yan, kung gusto nyo naman pong malaman yung amperahe ng ating itong breaker o yung ating load, yan, set nyo lang po yung ating clameter sa ampere. Yan, tapos isa-isa po nating ilagay yung wire dito. Hindi po pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo, isa lang po para ma-reading natin kung ilan yung konsumo ng ating load. So sa case na to is naka-off po yung aming pump, so kaya zero po yung reading yan. So pag nag-on yan, magre-reading na po itong ating clameter. Importante din po yung pag-maintenance po ng ating panel board. Check nyo lang po yung visual check nyo lang kung may mga nakikita kayong mga, halimbawa ito, mga sunog na markings. Yan. Kasi minsan po naglo-lose contact yan. Especially po sa mga industrial na maraming vibration sa paligid. Yan. Check nyo lang. Tapos i-bolt tightening nyo lang. At saka check nyo rin yung amperahe. Baka po nag-overload na. Yan. So yan lang po. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, paki-like, share, and subscribe po sa ating channel. Hanggang sa susunod pong muli, maraming salamat.